So guys, one of the common question na tinatanong sa akin kahit sa Facebook account natin at sa YouTube, madali lang bang mag-apply ng Taiwan? Erica Sawai Jr., siya yung ano nito, and hindi pa kasi nakuha ang UMID ko. Okay, first, yung unahin ko na yung UMID, okay. Uulit-ulitin ko guys na napaka-importante ng UMID sa pag-a-apply dahil isa yan sa initial requirement na itatanong sa iyo bukod sa valid passport. So, mag-a-apply ka please as kasuhin mo na agad yung UMID mo kasi 1 to 2 months or 3 months yung processing nun. So, the question is, madali bang mag-apply dito sa Taiwan? Tingin nyo, mahirap. Mahirap na mahirap. Okay, huwag kayong mag-expect na mag-a-apply kayo. Expect nyo na mahirap siya. Huwag kayong mag-expect na petiks ng pag-a-apply. Ganyan-ganyan. Isipin nyo guys, taon-taon, ilan ang gumagraduate ng college na walang trabaho at gusto mag-apply dito sa Taiwan. Diba? Taon-taon, ilan ang umuwi na ex-Taiwan para lang mag-apply ulit sa ibang company. Diba? Isipin nyo yung makakasabay nyo ng mga professional. Pero gusto na lang mag-abroad kasi ang hina ng kinikita sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga scenario na gano'n na lagay mo sa utak mo na marami kang kompetensya sa pag-a-apply, kaya once na nag-apply ka, kailangan mo maging ready. Okay, kasi hindi talaga siya madali. Sobrang alam mo kung madali lang. Personally ha, yung asawa ko, ang tagal-tagal niya na nag-a-apply dito, hindi siya natatanggap kasi lagi siyang bumabagsak sa interview. Depende kasi yun sa vibes sa'yo ng nag-i-interview eh. Kahit na ipasa pa niya exam, ganyan. Yun. And, yun, diba? Kung ako lang, diba? Sana nakapasa na siya dito. Kahit ano sinasabi ko sa inyo, kahit sobrang dami ko nang ini-explain sa inyo na mga bagay na naranasan ko. Kasi gusto kong i-share sa inyo yun, guys. Para at least if ever na mag-a-apply kayo dito, may knowledge kayo and ready kayo na pagpunta nyo sa agency, hindi siya ganun kadali na ibibaby ka ng mga staff ng agency. Okay, naranasan ko na ikaw talaga yung mag-a-approach sa agency and hindi sila masyadong approachable sa'yo kasi ikaw ang may kailangan ng trabaho. So, i-ready mo yung sarili mo sa mga ganun tao na hindi masyadong approachable, medyo masungit na empleyado ng isang agency. And then, papabalik-balikin ka. So, mahirap talaga mag-apply. Hindi lang dito sa Taiwan, I guess, kahit sa anong ibang bansa. Kasi ibang bansa yan eh. Hindi lang naman ikaw mag-a-apply sa Manila or sa Pilipinas, diba? So, lagi mong iset sa utak mo na mahirap mag-apply. So, kailangan buo yung loob mo, buo yung bulsa mo. Kasi pabalik-balik ka pamasahe, pagkain, diba? So, lahat na sinabi ko sa mga vlogs ko, sana mapanood ninyo guys. Kasi makakatulong yun sa pag-a-apply nyo. Yung mga karanasan ko na sobrang hirap. Yung mga paghihintay ng paghihintay sa mga agency from lineup, interview, exam, abutin ka ng madaling araw. Mahirap po mag-apply. Hindi ako gumagawa ng vlogs para ma-encourage kayo lahat na, "Hoy, pumunta kayo dito sa Taiwan, may pera dito, ganyan-ganyan." Although, alam ko, mas malaki ang kita sa Korea, Japan, mas malaki doon ang mga sweldo. Pero malaki din naman dito sa Taiwan compared mo sa Pilipinas, diba? Hindi ko kayo ina-encourage na iwan yung trabaho mo nyo, mag-apply kayo dito. Kasi mamaya, mahirapan kayo, sisihin nyo ako, okay? Nag-vlog ako para maipakita sa inyo ano ba yung realidad sa pag-apply, ano ba yung realidad dito sa Taiwan para for you guys to decide para sa sarili nyo at hindi ako mag-decide nun para sa inyo. Kasi lagi kong sinasabi na pag mag-apply ka dito sa Taiwan, dapat sarili mong desisyon yun para if ever na kung anong mangyari, iwala kang sisihing ibang tao. And isa pa sa question na kamag-anak kung mahirap bang mag-apply dito sa Taiwan is kung mahirap ba yung trabaho. Okay guys, expect mo malaking sahod mo, tingin mo madali yung trabaho mo. Magpapasahod ba sila ng malaki kung petex ka lang? Siguro yung ibang department makakapetex ka, pero halos lahat ng kakilala ko, sobrang hirap ng trabaho, lalo na sa mga machine operator kasi gumugulong sila, yung term nila, gumugulong. Gumulong na naman ako gabi kasi ba 20 yung machine nila, 30 yung machine nila. So, mahirap siya, kaya kailangan nyo maging ready. Buo yung loob nyo kung mag-a-apply kayo and then kung matanggap kayo, mapunta kayo sa Taiwan. Huwag nyo isipin na madali lang yung work, okay? Lagi nyo isaisip na kailangan nyo gawin yung best nyo every time, all the time. Kasi may lahat naman ng pagod, lahat ng overtime, lahat ng
hirap mo dito, may katapat na sahod eh. Kumbaga, okay lang mahirap kasi sulit naman yung bayad. Hindi katulad sa Pilipinas. Don't get me wrong, okay? I'm just being realistic. Na overtime ka na pero OTY yung kalalabasan ng sahod mo. Nag-overtime ka na, anong oras ka na nakauwi pero yung sahod mo, ganun lang yung kinalabasan, di ba? So, yung diferensya naman dito kasi guys sa ibang bansa, oo, marami kang isa-sacrifice pero yung kapalit nun kasi is sahod. Yun ang isipin mo. Kahit na mahirap, at least malinis yung trabaho mo. At para yung sa family mo, sa mga mahal mo sa buhay. So, para sa akin, mahirap talaga yung trabaho. Pero, natututunan na naman lahat ng bagay, lalo na kung gugustuhin mo at kung pursigido kang matuto, di ba? So, huwag kayong mag-alala kasi lahat naman pagdating nyo dito, may training yan, may mga taong tutulong sa inyo, minsan Pilipino pa yung magtuturo sa inyo. So, may makikilala ka iba't ibang uri ng ugali. Pero, in the long run, makakayanan nyo yan kasi ang dami-dami naming Pilipino dito, di ba? So, I mean, makaka-survive kayo, kaya namin, so kaya nyo rin, okay? So yon, mahirap mag-apply, mahirap ang work dito. Ayaw kong sabihin na madali kasi ayaw kong maging umasa kayo or mag-expect kayo na pagdating nyo dito madali yung trabaho nyo, ha? So, yun lang yung masasabi ko doon. Thank you sa question. And guys, for any questions na mayroon pa kayong ibang question na gustong itanong, sorry doon sa hindi ko nasagot, i-comment nyo lang na i-comment para pag may time ako, mag-Q&A tayo. And gustong-gusto ko talaga sinasagot yung mga questions ninyo kasi alam nyo naman na ganyan din ako noon nung nag-a-apply ako, wala akong matanungan. So, nandito ako ngayon para sagutin yun based on my own experience. And yung alam ko lang, kasi kung hindi ko naman alam, hindi ko siya sasagutin kasi ayoko magsinungaling sa inyo, okay? Another question is from Nika Perez. Sabi niya, sis, anong mangyayari pag di mo natapos ang contract mo? Sana masagot mo sa next vlog mo. So, shout out kay Charis Lagwa kasi nag-reply siya dun sa ano niya, sa question niya. Minsan kasi hindi lumalabas yung mga questions niyo, guys. So, okay lang naman yun, guys. Mag-break contract ka, pero meron siyang fee, pero hindi naman ganun kalaki. Parang 1,000 lang, ganun. And then, pag nag-apply ka kasi ulit sa ibang company, pag nag-resign ka sa company dito sa Taiwan, and then mag-a-apply ka ulit sa ibang company dito sa Taiwan, parang may tendency na tatanungin ka, ba't ka nag-resign doon? Siyempre, kung unreasonable naman yung dahilan mo, paano ka ma-hire sa ibang company, diba? So, be very careful kung ano man yung reason ba't kayo nag-resign. Sana maging reasonable. Okay? Okay, Sherwin Matuti. Pwede po bang mag-apply bilang factory worker kahit hotel experience or waiter experience? Pwede naman, sir. Kahit nga wala experience, pwede. Basta kung saan ka lang pwede ma-line up yun. Ihahanap ka nila yung mga company na hindi naman nila kailangan na may experience. Okay, kasi ako, cashiering experience ako, napaka hindi siya relevant sa trabaho ko ngayon. Pero nandito na ako sa Taiwan, di ba? Next question. Thank you so much guys sa pag-comment. Hi. Sa gusto kong isa-isahin kayong lahat, pero baka umabot tayo ng isang maghapon. So, ito si Sir Jerry Kasaway Jr. Sabi niya, siya ulit yung nagtanong kanina. Magkano daw ang ano ba? Magkano daw ang nagastos ko? Diba sinabi ko na nga sa inyo, placement ko is 52,000. Medical ko is umabot halos ng 10,000. So, yun. Yun na yung visa kasi kasama na sa placement fee, yung agency mo rin na mag-aasikaso noon. And then, yung ibang, sa'yo na yung expenses, mapamasahe mo, pangkain mo, iba-iba naman din yung sinisigil ng agency. Halimbawa, malay mo, mas mababa pa dun sa placement fee ko na 52,000. So, iba-iba po yun, sir. Next question. GMI Treasury. Tama ba? Hi, ask ko lang sana, is it really true, Nux, na 10 hours ang working hours dyan na nakatayo kayo ng 10 hours? Para sa operator, guys, most of the time kasi nakatayo sila. Kasi nga, halimbawa, mag-aalarm yung machine mo. Makakaupo ka pa ba nun? Nag-aalarm ng isang machine mo? Sunod-sunod kasi yun, guys. So, minsan naman siguro nakakaupo sila, pero hindi ganun katagal. Kasi talagang lakad ng lakad pag operator. And then siguro, meron mga factory sa food na kailangan nakatayo. So, iba-iba naman po yun. Hindi po lahat nakatayo, okay? Yes, 10 hours siya. Kasi yung pasok namin dito is
Parang 12 hours siya kasi 2 hours doon is break time. So yung 10 hours yun yung babayaran sa'yo. Meron na agad yun na 2 hours na overtime kasi 8 hours lang naman yung regular duty. So yung another 2 hours overtime na yun every day. So depende rin yung sa company mo. Depende yung sa company mo kung may automatic 2 hours na kayong overtime every day. Every day. Okay. So ako nga pala guys, lagi ako nakaupo kasi nagma-microscope ako, nagre-repair ako. So, ang problema ko naman, yung likod ko at saka yung mata ko kasi lagi ako nakaupo. Pero pwede naman kaming tumayo-tayo. So, yun, iba-iba talaga guys yung position mo dito sa Taiwan. Depende po yun sa iyong magiging trabaho.